Configuration of Compass CPE Access Point Mode. Yan yung ituturo ko sa inyo ngayon, guys. Ituturo ko sa inyo ngayon, guys, kung paano mag-assemble ng Compass CPE Access Point Mode. At kung paano rin mag-configure at mag-setup. Ang Compass CPE kasi, guys, ay ginagamit ito bilang Access Point Mode. Pwede mo itong i-configure, guys, sa bridge o kaya Access Point to Access Point. Pwede mo rin itong gawing Access Point sa switch hub mo. Pwede rin siya maging repeater, guys, at router. Pero ngayon, guys, ang gagawin nating setup dyan ay gagawin nating router mode. Iko-configure natin siya, guys. Ang Compass CPE Access Point Mode, guys, ay high speed siya ng 300 Mbps wireless transmission rate. Ito ay mayroon siyang 5.5 GHz frequency. Stable transmission siya, guys, for 11 km in open area. Ituturo ko sa inyo ngayon, guys, kung paano mag-configure ng Compass CPE Access Point Mode. Pag na-configure natin, guys, yung Compass CPE Access Point Mode, ang gagamitin natin pan-testing dyan, guys, yung cellphone na may 5G signal saka yung laptop o desktop computer na may 5G. Kasi hindi natin magagamit dyan, guys, pag hindi 5G yung gamit nating cellphone or laptop or PC. Kaya kung bago ka pala ngayon sa channel ko, i-click mo na yan at i-share, guys, para lagi kang updated sa mga panibagong videos tutorial ko. At kung gusto mo ang video content na to, panoorin mo to, guys, step by step. Hello, guys, ito yung Compass Outdoor High Power CPE na assemblein natin ngayon. Ang una natin gagawin ay assemblein muna natin Compass CPE Access Point Mode. Yan, guys, panoorin nyo mabuti para malaman nyo kung paano mag-assemble ng Compass CPE Access Point Mode. Tanggalin muna natin lahat yan, guys, mga laman nyo sa loob. Ito, guys, yung parang antena niya na ilalagay natin. Assemblein natin, guys. Balilagyan muna natin ng tornilyo, guys, para ma-assemble natin yan, guys. Yan, ilalapat ko lang yan, guys. Tapos lalagyan nyo ng tornilyo. Pagkatapos natin ma-assemble yan, guys, i-configure na natin yung CPE Access Point Mode na Compass. Panoorin nyo lang mabuti, guys, kung paano mag-assemble ng Compass CPE Access Point Mode. Yan, ilagay muna natin yung tornilyo niya. Paigpitan natin yan, guys. Thank you.
Halipapaikutin mo lang yan guys para humigpit. May adjustable kasi yan guys. Guys, bali nalagay na natin yung tornillo niya, nalagay na natin yung pinaka-antena niya, yung nalagyan ng PoE switch niya. Yan, salpak lang natin yan guys. Kusa naman maglalak yan guys. Yan, pag na-assemble na natin yan guys, i-configure na natin yan sa computer natin guys. Yan guys, okay na siya. Pwede na siyang i-configure. Nasa inyo na guys kung saan nyo i-set up yung CPU nyo. Ito yung PoE switch nya guys. Ngayon guys, ang una nating gagawin ay i-reset muna natin yung compass CPU na access point muna yan. Meron yan na butas na maliit guys. Tusukin nyo lang guys hanggang sa umilaw yan. Yan, tusukin lang natin yan guys. Re-reset muna natin yan guys. Pag na-reset natin yan guys, mag-deport username na yan guys. Tapos saksak natin ito yung galing sa switch hub natin dun sa PoE switch nya. Ayun, punta tayo sa computer natin guys. Yan, check lang natin guys kung connected na siya. Ayun, connected na siya guys. Yan, ayun, i-check muna natin yung IP nya guys. Type lang natin IP config. Yan guys, bali hindi ko na pinakita yung IP niya guys. Nakita ko na yung dating IP niya yan guys. Minimize muna natin yan. Type lang natin yung IP na 192.168.10.1. Enter lang natin guys. Yan yung default IP niya guys. Tapos yung user niyan guys, admin. Type nyo lang admin. Yung default user nyan guys. Tapos click nyo yung password add. Yan,
Yan guys, meron siyang apat na pwedeng gamitin mo. Ngayon, ang una natin gagawin ay i-set up na natin siya, i-configure na natin guys. Tayo sa network, tapos check lang muna natin lahat guys. Wireless. Ayun, tapos ang i-set up natin guys is gagawin natin siyang router. Nasa inyo na guys kung anong setup ang gagawin nyo. Yan, pagka-click natin yon, close muna natin yan, punta tayo sa wizard ulit. Click natin yung AP. Yan, tapos click lang natin next guys. Tapos yung local SSID nya, papalitan nyo lang ng ano yun guys. Kahit anong gusto nyo guys ang ilagay nyo dyan. Para sa akin, wifi test muna ilalagay ko. Tapos yung password, 8 character. Nasa inyo guys kung anong password ang gusto nyong ilagay. Yan kasi ang ilalagay natin yan guys sa wifi access natin. Yan, tapos wala nang gagalawin yan guys. Okay na yan, China. Auto, tapos yung launch range nya, ilagay natin ng 10 kilometer. Yan, tapos click natin yung finish guys. Ang click lang natin guys. Double click lang natin yung PDS. Yan, click natin ulit. Ayun, nagka-confirming na siya guys. Pati nagsiset up na yung configuration niya guys. Ngayon, testingin natin yan guys. Pwede ito sa, ano guys, sa computer na 5G. Saka cellphone na 5G. Yan, okay na siya guys. Na-configure na lang siya guys. Ganun na ang mag-configure guys. Simple lang guys ang mag-configure sa Compass CPE Access Point Mode. Pwede yung i-explore niyan guys para malaman nyo kung ano ibang mga settings niyan. And pag okay na yan guys, titestingin na natin sa cellphone natin na may 5G. Kasi hindi mo matetesting yan sa cellphone na hindi 5G guys. Pwede rin sa computer na 5G yung gamit nyo guys. Open lang natin yung wifi natin sa cellphone natin guys. Testingin natin kung may internet na siya. Yan, tapos i-enter natin yung password na nilagay natin guys. Yan, tapos i-click natin yung connect. Try natin kung nakakonekta siya sa ginawa nating access point mode na router guys. Try natin mag YouTube guys. Check natin yung channel ko. Click natin to guys. Ayun guys, okay na. Na-configure na natin yung Compass access point mode na CPE. Ganun lang guys, sana amenizer ako sa inyo kahit konting idea. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood.